Hiniling ng Department of Agriculture na sila na ang humawak ng bakuna sa mga hayop gaya ng bird flu at ASF vaccines. Ito'y para mapabilis ang pagpasok at paggamit ng tamang bakuna. Samantala, tiwala naman ng DA na pansamantala lamang ang inaasahang pagtaas ng presyo ng itlog. Si Clay Zalpardilla sa sentro ng balita live. Yes, Angelique, lalo pang tumaas ang presyo ng itlog habang papalapit sa Christmas season. Ayon sa ilang negosyante, kapos kay C yung ibinibigay na supply sa kanila. Kaya ang Department of Agriculture nais nang magbakuna kontra bird flu. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula higit 6 pesos hanggang 8 pesos and 50 centavos nitong Oktubre, umabot na sa 9 pesos and 50 centavos ang presyo ng medium size na itlog. Kaya si Risa, dalawang street ang nilakad, makabili lang ng mas murang itlog sa tindahang ito sa bagong pag-asa market. Minsan ang binibili ko is 8 pesos or 8.50, so tumaas siya ngayon ng 10 or 9.50, ganun. Mas mahal siyempre sa sari-sari store, mas maalas sila ng 2 pesos. Napabalita nung nakaraan, meron tayong bird flu sa Batangas, and then talagang shortage sa itlog. Dala rin siguro ng Christmas season. Nasa-short kami sa smaller size. Kasi ang daily namin sa mga small size, 103 to 203. Ang naidadala sa amin ng farm, nasa 53 lang daily. Bird flu, marami yung nawala. Ang estimate sa amin, mga 9 to 10 meters layer. So, nabawasan yung supply. Tapos nga, yung iba, hindi na, ibig sabihin, hindi nagpulo yung malalaki kasi nga wala ang batong bakuna pata pinapayagan sa bird flu. Ilang layer farm anila ang gumagamit ng smuggled na bird flu vaccine ayon sa Philippine Egg Board na sumusugal at nagbabakasakaling huwag tamaan ng bird flu. Kaya dumulog na ang Department of Agriculture kay Executive Secretary Bersamin para hilingin ng DA na ang aako sa pamamahala ng bakuna sa hayop gaya na lamang ng bird flu at ASF vaccine. Sa ngayon kasi, FDA ang namamahala o nag-aproba sa bakuna. Sa oras sa payagan, gagalaw na ang DA para mapabilis ang proseso ng pagpasok ng tamang bakuna at magamit ito sa tamang paraan. Mahalagang maibigay sa DA ang pangangasiwa ng mga bakuna ayon kay USEC DV Savellano para mapabilis ang pagpasok ng mga lehitimong bakuna at mabilis rin na masugpo yung pagkalat ng bird flu at iba pang sakit sa hayop. Samantala, ipinaliwanag ng DA kung bakit mataas ang presyo ng itlog. Sabi nga ni DA USEC DV Savellano, nasa 4 pesos and 65 centavos na yung presyo ng patuka. Kaya pinaparami ngayon ng ahensya ang maisan sa Pilipinas. Sa Western Visayas, yung mga nagsarang planta ng asukal ay ginawang taniman ng mais na sangkap nga yan sa feeds. Inaasahan ng ahensya na bababa ang presyo ng patuka at dadami ang supply ng itlog. At kapag aniya nagkaroon ng oversupply, ay mag-e-export ng itlog ang Pilipinas. Panandalian lamang ang pagtaas ng presyo ng itlog. Yan yung pagtitiyak ng DA. Samantala, sa pinakabagong report ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 2.9% ang produksyon ng livestock habang 2.9% naman ang aumento sa poultry ngayong third quarter ng 2023. Mas mataas ito kumpara nakaraang taong 2022. Nasa 0.2 at 0.5 naman yung dagdag sa produksyon ng palay at mais. Pero dahil bumaba yung produksyon ng asukal, ilang klase ng gulay at isda, nagkaroon ng overall na 0.3 agriculture at fisheries na pagbaba sa output ng Pilipinas. Angelique? Okay, so Clayzel, sinasabi mo na panandalian lamang ayon sa kanila, panandalian lamang ang pagtaas o itong kakulangan din ng supply at ang pagtaas ng presyo ng itlog. So mga hanggang kailan? Ito ba'y lilipas muna ang Christmas season at babawi na lang tayo pag natapos na rin ang Pasko?
Angelique, ang sinasabi nga ng Department of Agriculture, tumutulong din sila para mag-scale up o mag-expand yung mga layer farm. At sa oras na mahabol to, ay kaya naman ito sa Pasko dahil madali lang naman na mahabol kapag yung mga poultry products. At titingnan din ng ahensya yung mga nagbibenta ng bakuna sa Hayop Online. Idinulog na rin nila ito sa FDA. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.